قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى به وسر رسوله إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So insyaallah mga kapatid sa pananampalataya Islam, sa hapong ito tatalakayin natin ang napakahalaga sa mga paksang Islam, ang paksang akidat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang paniniwala ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Una sa lahat, alamin muna natin sino itong mga taong Ahlus Sunnah wal Jamaah at bakit sila tinawag na mga Ahlus Sunnah at saka wal Jamaah. Mga kapatid sa pananampalataya Islam, ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaah ay hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam o man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, mga kapatid, ay sila ang mga sahaba, mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang sinumang mga taong tumahak sa kanilang landas hanggang sa katapusan ng mundo, sila yung mga tinatawag na mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tayo mga kapatid, inshallah tayo ay napapabilang sa mga Ahlus Sunnah dahil tayo po ay sumusunod din sa kanila sa yapak ng mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At saka sila rin po ang mga taong pinanghawakan nila ang aqidatu sahiha, humul mutamassikuna bil aqidati sahiha, aqidatu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sila rin po ang mga taong pinanghawakan nila ang tamang paniniwala. Ito po ang paniniwala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito rin po ay pinakaisahan ng kanyang mga kasamahan. So bakit po sila tinawag na mga Ahlus Sunnah? Tinawag po silang mga Ahlus Sunnah dahil po limuqtada amalihim bi sunnati Rasulillah, li amalihim bi muqtada sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya po sila tinawag na Ahlus Sunnah dahil li amalihim bi muqtada sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil sila po ay ginawa po nila at sinunod po nila ang tamang pananampalataya at gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po sila tinawag na Ahlus Sunnah wal Jamaah, at tinawag rin po silang Jamaah dahil li'annahum ijtama'u ala ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tinawag naman po silang Jamaah dahil po sila ay nagkaisa. Ang mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila po ay nagkaisa sa pagsunod sa pagsakatuparan sa mga paniniwala at mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po sila binansagang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itong paniniwala mga kapatid, ito lang po ang tamang paniniwala at ito lang po ang maligtas sa lahat ng mga uring paniniwala. Tulad din po ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po yung binansagang al-firqan najiah. Dahil po sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi na iftarakatil yahudu wan nasara ala 72 firqatan kulluhum finnar. Iftarakatil yahudu wan nasara ila 72 firqa. Wasataftariku hadhihi al-umma ila 73 firqatan kulluhum finnar illa wahida. Faqalu ya Rasulullah, wa man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala ma ana alayhi wa ashabi. Yun pong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kahulugan noon, ang mga Yahudi po, mga Hudyo at mga Kristiyano, sila po ay nahati sa 72 sikta. At ito nang pong pamayanan na ito, na pamayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mahati naman po sa 73 mga sikta. At lahat po ng iyon ay puro impirno, maliban lang po sa isa. So nagtanong ang mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino po yun? Isa na yun na maligtas, Propeta Muhammad, mula sa impyerno. So ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, mangkana ala ana alayhi wa ashabi. Ang ibig sabihin noon, ang akin lang paniniwala at paniniwala ng aking mga kasamahan. Yun lang po ang maligtas. Ha? So kaya ito po ang paniniwalang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ito lang po ang firka an-najiyah,
ang grupong maligtas. Ha? Kaya po mga kapatid, dapat po nararapat sa atin ang panghawakan natin ang paniniwala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa sinabi rin po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasidin al-mahdiin min ba'di, addu 'alayha bin nawajid." Ang ibig sabihin noon, nararapat po sa inyo na panghawakan nyo ang aking mga pamaraan at pamaraan ng aking mga kasamahan, lalong-lalo na ang apat na mga khalifit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, si Ali. At ating pong panghawakan ito ng malakas, matibay na panghawak hanggang sa katapusan ng ating buhay. Yeah? Yan po mga kapatid, ang kabilin-bilinan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, ito lang po pala ang paniniwalang maligtas insha Allah. At ito lang po pala ang paniniwalang tamang paniniwala, ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pangalawa po mga kapatid, ito rin po ang grupo na nandiyan ang tulong ng Allah Subhanahu wa Taala. Sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la tazalu ummati alal haqqi dhahirin. La yadurruhum man hadalhum hatta ta'ti yawmul qiyamah. Ang ibig sabihin noon, may isang grupo, ang aking pamayanan, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay nangangaral sa katotohanan. Ito yung Ahlus Sunnah wal Jamaah, at walang sinumang makakasira sa kanila hanggang sa katapusan ng mundo. So kaya po binasagan rin itong Ahlus Sunnah wal Jamaah ng al-firqa najiyah at saka al-firqa al-mansura, mga kapatid. So hanggang dito na lang po, insha'Allah, sa susunod, dugtungan lang po natin ito mga kapatid. So hanggang dito lang po, subhanallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam, ashadu wa lalaihi wa sallam, astaghfirullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.